Hi! Welcome to my channel. Nais ko lang i-share sa inyo ang aking karanasan sa aking panganganak. Ako po ay mayroong 5 anak at i-share ko sa inyo ang mga tips kung paano manganak ng mabilis. Bago ka palang magiging mami, check na magiging interesado ka sa paksa na pag-uusapan natin. O kaya naman, baka naman sadyang nahihirapan kang manganak kahit ilang beses ka ng manganak. Salamat nga pala sa pagdalaw sa akin channel at sana mapanood mo rin yung iba ko pang mga vlog. Kung interesado ka sa pagpapalaygate, meron akong mga vlog dyan sa aking channel. Sana ay mapansin mo din. At sana naman huwag mo rin kaligtaan na mag-subscribe. At abangan nyo pa po yung iba ko pang iba vlog tungkol sa pangangalaga sa baby. Congrats nga pala sa'yo dahil maging mami ka na. Disclaimer lang po, ito lang po ay batay sa aking sariling karanasan bilang isang ina. Ako nga po pala ay mayroong 5 anak at sa akin pong panganganak ay napakabilis ko pong manganak. Pero dun sa first baby, syempre aasahan natin na wala pang experience kaya dun medyo nahirapan. Pero dahil nga sa napakabilis ko ng manganak dun sa 4 kong anak, ayun ang i-share ko sa inyo. At kung ano yung pagkakamali ko na nagawa nung manganak ako sa aking first baby. Pero dun sa mga sumunod na, napakabilis ko ng manganak. Kaya, tip number 1, kapag humihilab na ang tiyan mo, huwag ka agad iire. Kasi mauubos ang lakas mo. Dahil yung lakas mong yan ay dapat mong gamitin dun sa huling puwersa bago ka manganak. Dun mo talaga itutudun yung lakas mo. Kasi kung iiri ka agad ng iiri pero hindi pa naman oras ng iyong panganak, ay mauubos lang yung lakas mo. Naalaala ko pa nung manganak ako dun sa aking panganay na anak. Talagang naubos ang aking lakas dahil itinodo ko agad ang lakas ko kahit hindi pa oras ng pag-anak. Kaya dun sa aking padalawang pag-anak, nalaman ko na talaga ang technique. Dapat alam natin na ito na yung oras ng panganak natin. Ano ba ang palatandaan? Ang palatandaan ay yung wala nang tigil ang paghilab o pagsakit. Yun, malapit ka ng manganak. Kaya kapag sunod-sunod na ang paghilab o pagsakit, yun na yung pagkakataon mo para isabay mo yung pag-iri mo. Siyempre, igaguide ka naman ng magpapaanak sa'yo. At saka, tip number 2, para mabilis kang manganak, kailangan alam mo ang tamang pag-iri. Ang tamang pag-iri ay hindi dito sa lalamunan, kundi iiri ka na para kang dudumi. Ang palatandaan rin na malapit ka ng manganak ay yung parang napapadumi ka na. Kaya kapag humilab at parang napapadumi ka, yun ibebelo mo na yung lakas mo. Doon mo na ibebelo ng lakas mo para makaanak ka na. Pero bago yun, dapat mong malaman na magkakaiba ang haba ng paglilabor ng isang babae. Meron kasing mabilis lang maglabor at meron namang medyo matagal-tagal kasi hindi tuloy-tuloy yung paghilab ng tiyan. Kaya kung ang pagsakit ay may pagitan pang 10 minutes, ay hindi ka pa nun manganganak. Dapat hihiga ka lang kapag ka wala nang patlang ang pagsakit. Yun, doon ka hihiga. Kaya, tip number 3, para mabilis kang manganak, lagi ka lang nakatayo. Kaya kadalasan na yung mga pinaanak, yung malapit ng mga manganak ay talagang pinatatayo lang sila, pinalalakad. Kasi kapag humiga ka, parang mas mararamdaman mo yung sakit. Kaya kapag talaga nanganganak ako, talagang lakad lang ako ng lakad. At kapag sobrang sakit talaga, tatayo lang ako at umuub-ub ako sa isang pwesto. At hihiga lang ako kapag ka sumakit talaga ng tuloy-tuloy. Yun. Kapag tuloy-tuloy na yung pagsakit, talagang humihiga na ako. At kapag nagsimula na akong humiga, napakabilis ko ng manganak. Gaya ng mga tips na ibinigay ko sa inyo, pwede nyo yung gawin. Pero, kung sa ospital ka naman manganganak, kasi naranasan ko rin na manganak sa ospital dun nga sa bunso ko nung ako ay magpalaygate. Kung may balak po kayo magpalaygate, i-check nyo lang po yung aking mga vlog tungkol sa pagpapalaygate. Nanganak po ako sa ospital nung ako ay magpalaygate at dun ko nalaman na tinuturukan pala ng pampahilab.
Pero depende rin po kasi meron mga ospital na hindi naman tinuturukan ng pampahilab. Pero nakaranas po ako na tinurukan ako ng pampahilab at pinahiga ako, bawal palang maglakad. Kaya depende sa sitwasyon nyo kung kayo ay lalakad at tatayo. At kung gusto nyo naman ng karagdagang impormasyon, pwede naman po kayo mag-research. At saka magtanong din kayo sa mga midwife o kaya naman ay sa inyong doktor para mas sure po kayo. Kaya kung malapit ka ng manganak, kalma ka lang. Huwag kang masyadong kabahan kasi si baby naman ay hindi taga dyan sa tiyan mo. Lalabas at lalabas yan. Maraming salamat sa panonood sa aking video at sana ay huwag kaligtaan na mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat!